balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang kamao. Yo mga par, so matapos nga pumiikas sa opisyali ang bakbakan ng ating pambansang amao Manny Pacquiao kontra sa kickboxer legend na si Buakaw na gaganapin sa April 20 sa bansang Thailand. At ilang araw pa lang nga po mga idol bago inanunsyo ang laban. Ikaagad na po nag-umpisa ngayon si Pacman sa kanyang insayo. At kung makikita niyo mga idol sa galawan ni Pacquiao, talagang pinupush nito ang kanyang sarili sa intense training. Not knowing mga idol na April pa ang kanyang laban. Meron pa itong halos 3 buwan bago tumungtong sa ibabaw ng boxing ring. Kaya nagpapahiwatig lang talaga ito mga idol na hindi talaga nagbibiro si Boss Manny sa laban nito kay Buakaw. Kahit exhibition fight pa ang bakbakan, mukhang balak talaga tutuhanin ni Pacman ang rumors na babasagin nito ang panga ni Buakaw. Nasabi ng iba mga idol gawa daw sa bakal ang panga nito na kahit leg kick kinakain lang na parang candy ni Buakaw. Kaya maaga pa hinahasa ni Pacman ang kanyang kamao para pagdating sa laban kay Buakaw, magawa niya itong patulugin sa ibabaw ng lona. Samantala, speaking sa sagupaan ni Pacquiao at Buakaw mga idol, ang laban pala nila sanction ng World Boxing Council o WBC. Personal po gumawa ng titulo ang WBC para lamang sa Pinoy legend at Thai legend. Ito ang WBC Legend Belt. First time ito ginawa ng WBC mga idol. Kaya importante at karangalan ito kapag sino ang nakakuha ng titulo. Sa mga nagtatanong naman po ng mga boxing fans mga idol na kung sakali makuha daw ni Pacman ang WBC Legend Belt, pwede na ba ito mapasama sa rankings ng WBC? Well, ang sagot natin dito mga idol, hindi po. Bali ginawa lang ito exclusive kay Pacman at Buakaw. Pero sakaling mag-design si Boss Manny mga idol na bumalik talaga sa professional boxing, malamang hindi ito magkakaproblema na mapasama sa top contender dahil isa itong legend at ilang beses na naging kampiyon si Boss Manny ng WBC at isa pa sa mga ganitong kalidad ni Manny Pacquiao. Eh hindi na po siya makikipag-compete sa rankings. Isang laban lang posible ka agad ito mapasabak sa title fight. Ito ang privilege mga idol kung tunay ka talaga na legend sa sports ng suntukan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po binastos ng WBA Super Lightweight Champion Rolando Romero ang Golden Boy Promotion owner na si Oscar De La Hoya. Nang sinabi ni Role Boy mga idol, masyadong pabebe at prinsesa daw si Oscar para iparap ang kanyang alaga ni si Ryan Garcia sa kanya dahil nag-offer ito ng konting purse money sa kagaya nito ng isang world champion. Well, hindi nga po nagustuhan ng WBA World Champion Tio Pimo Lopez Jr. ang tapas ng dila ni Romero. Aniya, walang modo daw si Role para bastusin ng ganito ang isa sa mga legend ng boxing sports at multi-division world champion na si De La Hoya. Kung saan dito pinangako ni Tio Pimo Lopez Jr. mga idol na igaganti daw nito si Golden Boy kay Romero na isa naman daw picking champion. Balak daw nito i-expose si Romero sakali maikasa ang kanilang unification fight ngayong taong kasalukuyan. Kagaya sa pag-expose daw nito mga idol noong 2017 sa kanilang naging sparring session at may kasama pa nga ito mga idol na footage magpapatunay na pinaglaruan nito si Romero sa bakbakan.